I just arrived. Parang I just arrived. Okay ako. Oh, kasi achievement, nakabili ako. Achievement. Yeah. Pero kasi sa akin, hindi siya achievement kung at the end of the day, hirapan ka din. Maghihikahos ka, di ba? Hello. Hi everyone. Hello. And welcome sa na namang episode ng ating YouTube channel. Yes, informative and fun. Oo, and casual. And hindi boring. Oh, and anyway. Don't want to be boring. So, ang topic natin for today is buying versus renting. Ng kotse? Ng house in general, real estate. Whether condo or house. So, buying a place to live versus yes. Renting. Oh, hindi ito yung mga pang-investment. Hindi siya sa... Alisin nyo yun sa isip ninyo. Mm-hmm. Basta own consumption. Oo. As an end user of the real estate. Oo. Yeah. End user. So, ano bang masasabi mo dyan? Ako? Depende. Depende saan? Depende sa pera mo. Depende sa cash flow mo. So, of course, basic personal finance. Kung hindi mo kayang bumili, huwag kang bibili. Mag-rent ka na lang muna. Oo. Yes. Kasi I know people na pinilit makabili ng bahay. Oo. And now they're struggling financially kasi baka marimata pa yung bahay. Oo, 'di ba? And we don't want that to happen. And what does that mean? Kailangan alam mo yung cash flow mo, ano yung expenses mo, etc. Kasi yung mga cash flow meaning yung mga palabas na pera, nagagastosin, and yung mga pumapasok. That's right. So itong particular couple na binigyan ko ng financial advice, newlywed sila, and talagang eksakto yung cash flow nila. Nako. Sa nung bumili nung bahay. Newlywed? Oo. Kaya naman kung hindi sila magkakaanak. Eh kaso, siyempre, nagkaanak, doon ngayon sila nag-start mag-struggle financially. Siyempre, meron kang mga anak, may pregnancy fund ka. So, dapat ano din, advance din mag-isip. Oo. So, kung halimbawa, yon pregnancy fund, kung katoliko yan, may pabinag pa yan, may pa-first birthday pa yan, tapos after a few years, tuition fee na yan. Tuloy-tuloy na yun. So, ako, ang ma-advise ko dyan, and I think you should really be able to plan ano ba yung mga balak natin sa family na, as a family, no? Yes. Kasi if you cannot afford it yet, better to just rent. And there's nothing wrong with renting. Wala. Ngayon, financial-wise, would it be good to buy eventually if you can afford it? Ako, take ko, Oo. Kasi, like for example, kunwari, bumili ka sa isang property or development na tingin mo mag-boom in the future. Like for example, bandang south, mga Santa Rosa, ganyan, nag-spill over sa San Pedro. If you think na mabebenta mo rin siya in the future because of price appreciation, tapos pag nag-retire ka, mataas na yung value, and then magagamit yung proceeds yun. Hindi as an investment. Hindi, pero long term na yun . So, kung magagamitin mo na for the next, like for example, dito sa village na to, before, mura-mura lang daw ng ano ng price per square meter, mga 10 ata. Ngayon mga nasa 50,000 na. Uh-oh. So yung mga ibang may bahay dito na lumaki na yung mga anak, nasa out of the country na, they sell their houses. Uh-oh. But for that like 20, 30 years, nakatira pa rin sa doon. Pero long term pa naman yung pag-iisip na yun. So sa akin actually, At saka pag bibili ka pa pala ng bahay, may down payment ka pa, maglo-loan ka. Yeah, yun nga. So may maintenance ka pa. The thing is, dapat ready ka financially kung bibili ka. Pero if you can afford it, ang sa akin, ang next question mo is, ano bang plano mo sa buhay? Kasi if you're going to buy a property, ano ka na dun eh? You're stuck. Yeah, I would say na you're stuck, but you have to be willing to commit to that area. Which means, Yes. Balak mong magkapamilya, magkaanak, itong bahay ba na to may malapit na school na okay sa'yo? Imaginin mo na ano ba yung mga future... Is it fit sa lifestyle? Oo. Yun. Kasi, if not, then baka mamaya, mas maganda mag-rent ka na lang muna until a better location. Suitable. A more suitable property. May ma-discover ka mas magandang property na bibilhin mo. Like for example, I have a friend na he really sees himself na ano. Is that friend natin to? Oo.
nililisi si Sip na hindi mag-asawa, bachelor for all of his life. So bumili ng condo dyan sa may Pioneer, Woodlands, okay? Kasi small condo, eh, you know, things happen, ganyan, biglang change of plans, nagkasawa anak. Uh-oh. So yung kanyang bachelor pad, super small na for his family. Yes, so eventually, talaga naganap siya. Although pinaparenta naman niya ngayon, but yeah, most especially for yuppies out there na, of course, diba, there's the appeal and the allure of having your condo a few steps away from, you know, mga marketing na. But anyways, you know. Pero sa akin kasi, parang ego, yung reason kung ba't gusto mong bumili ng sarili mong bahay. Yeah, diba? And a lot of people, pinipilit, kasi ego boost nga yun na, self-esteem, diba? I just live a few steps away from. Hindi, tsaka parang, I just arrived. Parang, I just arrived. Okay ako. Kasi achievement, nakabili ako. Achievement. Yeah. Pero kasi sa akin, hindi siya achievement kung at the end of the day, mahirapan ka din. Maghihikahos ka, diba? Na parang, ayaw mo na nung trabaho mo, toxic na sa work, pero hindi ka makapag-resign kasi nagbabayad ka ng mortgage. At saka diba? Nandun na, oy, may friend ako ah, okay. Before, nag-work siya sa may Manila. Mm-hmm. Tapos, lumipat ng office, nag-Makati. Mm-hmm. After Makati, lumipat sa Ortigas. Oo. Okay? After Ortigas, nag-work sa Paranaque. Wow, okay. So, mga apat na opisina yon. So, you know, like for example, for yuppies out there, no, isipin mo rin na kung bibili ka ng condo, for example, in, kunwari, Makati CBD, are you sure na doon ka na lang? Diyan ka na. Oo. Kasi kung halimbawa, biglang mag-Ortigas ka, nako, ang layo na nun. Bigla kang i-assign sa probinsya. Oo. So, think of long-term meaning, would that buying that condo, how would it fit into the bigger and larger picture? And of course, hindi natin alam kung ano yung what the future holds for us, but at least iba pa rin yung meron kang idea of what you want to happen. Anticipate mo. And I've actually met people na ayaw talaga nila bumili ng bahay or condo na titirhan. They want to be renters for life because sila mismo they've decided na I want location independence. So ibig sabihin na I want to try living in Cebu, for example, di ba? Tapos ay yung friend ko na inassign niya sa Cebu. Yun. Yun nga, di ba? Tapos inisip niya na after a few years, parang baka mabore ako dito, de mayroon akong freedom to relocate to another location, no? Na hindi ka natali doon sa kaipit mo. The thing kasi is I've heard sa particularly in the US na financially speaking, it would make sense to just rent if you're planning to move out of a certain location. Or kung bibili ka ng bahay, make sure na at least 10 years ka titira ron. Kasi if it's less than 10 years, it would make sense to just rent. So, financially speaking to, kasi sinasabi nga nila na parang yung binabayad mo sa rent versus sa hinuhulog mo sa mortgage, halos pareho lang. Yeah. Might as well bumili kasi at least yun, you own the property, di ba? Yes. However, syempre, mas may pressure na mag-stick dun sa plan na binili mo versus pag meron kang nakitang better deal na nare-rentahan, you can just relocate, di ba? There's less stress. Plus, of course, when you're renting, a lot of the expenses dun sa nirerentahan mo, sagot ng landlord mo pag may nasira, di ba? Dapat yung landlord yung nagpapagawa. Yeah. Unlike pag ikaw yung sa'yo lahat yun. Sa'yo, gastos mo lahat yun, no? Yeah. So, yung parang pinaka ROI, mararamdaman mo financially yung balik nung ginastos mo kung at least 10 years mong hinawakan yun. So, real estate is always a long-term investment. Yes. Hindi pwedeng bibili ka ng bahay or ng condo kasi ang plano mo dito ako titira after 3 years. Tapos after 3 years, nalasing ako, bumili ako ng condo. Kasi even if you can afford it, it's not financially smart then because of course, real estate mahal kahit na mag-price appreciation 'yan. Hindi rin siya ganoon kadaling i-dispose. Saka parang ano lang 'yan parang you know, just one of those nakita mo sa mall na dress na maybe ngayon it would look good on you, na fit siya sa'yo, but in the future hindi mo rin siya magamit or mapakinabangan. So, ano siya? It really depends on your
lifestyle and your plan. Like for example, kunwari, balak nyo, limang anak pala, di ba? O, di ba, ba't bibili ka ng condo for example, na maliit? Siyempre, pag lumaki yung pamilya nyo, hindi na siya enough. Hindi na siya enough. So, kumbaga, pwedeng mag-rent muna kayo na small family, rent a condo, and then, pag, kunwari, again, no, if yung plan ninyo is like 4 or 5 kids or 3 kids even, then mag-rent muna kayo, and then, pag lumaki family, then go out of it, tapos, buy your own dream home. So, siguro, we can end dun sa story ng parents ko. Kasi most of my childhood we were just renting. Particularly because yun nga, as we've mentioned earlier, wag mong pipiliting makabili ng bahay just to boost your self-esteem or your ego na may bahay ka na. My dad was very smart about that na we cannot really afford to buy a house. So hindi pipilitin na maglo-loan ka na may mortgage ka for 25 years. Oo, matagal-tagal din naman 'yun. Guys, pag mag-home loan kayo, not more than 15 years ang term, or ang ideal is 10 years, no? But if you can afford less, the better. Pag more than 50, yung mga 20 years, 25 years, matagal, sobrang laki na binayaran mong interest noon. Kahit na ang liit-liit ng monthly mo, pero grabe, 25 years mo mababayaran. So yun nga, the first consideration really is, can you really afford it? Just today, but for the coming years ahead. Yes. And yun nga, yung parents ko, eventually, when I was grade 4, grade 5. Mga anong taon to? mga 10 years ago. Okay. Doon sila bumili ng bahay dito sa south of Manila. Okay. And sinabi niya na nakita niya yung bahay and na-envision niya yung family namin na doon talaga siya mag-root. Kasi nakita niya merong maganda yung future developments in the south of Metro Manila. And yung bahay na binili niya, although ako pa lang yung anak noon, nagplano na sila na siguro we will have around 3 or 4 kids, pero eventually tatlo kami magkakapatid. The house that was bought, although 2-bedroom pa lang siya, meron siyang allowance para mag-renovate and expand para magkaroon ng additional rooms. So pasok pa rin sa plano. So I guess yun yung naging advantage ng parents ko kasi they were really planning or they were really envisioning their future. Kaya yung financial decision nila to buy a house, hindi siya nakastrain sa finances niya. And hindi rin pumasok sa kanya yung ego na syempre newly married, may anak na pero nagre-renta pa rin, no? In the long run, hindi na rin siya, it didn't really matter na nagre-rent kami as a family up until I was in elementary, di ba? So yun guys, so again, we're talking about a property na titirhan mo. Siyempre, pagdating sa investments, iba yun. Iba rin yung strategy doon. Iba din na meron kaming video about condo investing. Oo, you can check that out. So, if you're thinking na to buying a house or a condo where you will live, so the financial capacity comes first. Yes. The second one is yung plano ninyo. Okay? Kasi whether location-based or lifestyle-based. Yes. Kasi mas malaking, I think, mas malaki ang mawawala sa'yo kung bibili ka ng bahay or condo tapos after 3-4 years, lilipat ka na ulit kasi iba na naman yung trabaho mo, ibebenta mo. Kasi hindi siya ganun kadali ibenta. No. And most talaga of the time, binibenta mo rin siya below market value because gusto mo siyang mabenta. Palugi. Diba? Palugi. So, yung it didn't serve the purpose. Yes. Nalugi ka pa. Yes. And yun nga, if you do the computation, parang mas nakatipid ka kung nag-rent ka na lang. Kasi again, yun nga, mas may flexibility ang renting. You can find better deals and you have less expenses actually if you're renting. So, practical lang tayo dapat. So, it all boils down to your financial goals. Again, no, siguro siramplaka na tayo sa pagkasabi nun. Na pagdating sa mga sa personal finance, it's really personal. Hindi siya pwedeng may isang sagot lang. No? Yung pwede kay Fitz, pwede sa akin. Well, katulad yun, kasi ikaw, you bought a house. Ako, I'm a professional renter. I don't know kung kilala nyo si Sir Noli Alehe. Si Elso Bastahero. Si Elso Bastahero. Parati na ka short. He's very popular sa foreclosed
property investing. Oh. Pero si Sir Nolly, oh, ano siya? Gypsy renter ang sinasabi niya. Oh, well, kasi ang laging perspective ni Sir Nolly ay property as an investment. Pero kasi ang ginagawa niya, bumibili siya ng bahay para sa family niya. Pero the next day na binili niya, it's already for sale. So, willing siya and financially capable na bayaran yung bahay for the long term. Nakatira tayo dito. However, he's always open to the idea na kung mayroong gusto mong bumili ng bahay ko, ibebenta ko. So, and it so happens na after 3-4 years, nabibenta, tapos lumilipat ulit sila ng bahay. And of course, siyempre yung selling price niya, mas mataas na. And partly, it works for him because na-encourage yung minimalist lifestyle sa kanya, kanya at sa wife niya. Wala yung mga masyadong maraming tinggal. And nakatulong sa kanya na medyo matipid, hindi nga magastos sa mga gamit sa bahay. Like said, iniisip nila, bibili tayo ng home entertainment system, ipang-travel na lang natin. Kasi yun yung, that's the thing that they value as a couple, na they would rather travel rather than bond over watching a movie. So kanya-kanya ring trip yan. Personal finances, kanya-kanyang trip. Oo, kanya-kanyang values, priorities. So find the strategy that works for you, right? But I hope may natutunan kayo dun sa mga perspectives na sinare namin. So if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And if you have questions, please comment it sa comment section. And if you have questions, you can email us at admin@wealthrt.com. So I guess that's it. Yes, that's it. So bye-bye and see you again next week. Bye-bye.